first video. Tapos, ang daming natuwa, ang daming kinilig, ang daming reaction na magaganda. Anong comment mo doon? Masaya kami dahil maraming nanood ng video namin. Masaya din kami i-share kung ano yung meron kami off-cam. There's just so much na I guess hindi pa nila alam with me and Kim. Congratulations dun sa because it's acclaimed. Sobrang ganda ng review sa performances nyo. Anong pakiramdam nyo? One word to describe sa project na to, ang ganda. Sobrang ganda. Oozing with pagmamahal. Kasi it touches personal lives ng bawat Pilipino and totoong circumstances talaga na nangyayari sa isang tao. And then, pag nababasa namin yung comments, sobrang nakakatuwa. Naiiyak sila, nare-relate sila. Lalo na dun sa airport scene, nagganyan kami nung pumunta kami sa ibang bansa. Nahiwalay kami sa mahal namin sa buhay, mahirap daw talaga. Yung ganun na parang what you portray, it defines people kung ano talaga yung pinagdadaanan nila. Parang kaming sa PBB house, nakakatuwa, nakaka-enjoy. Ang aga niya gumising pala. Pagising niya, mag-workout siya. Pump up siya. Tapos pila kasi yung banyo. Ayaw niya kasi makipila. Kasi pagkatapos kung ginamit king banyo, tapos pagkagamit ka sa Kim, nung unang mga araw, Kim, bilisan mo. Matagal-tagal mo pagkagamit. Kasi anong-ano na siya. Pagkagamit ko ng banyo, sumilip. Tapos syempre, pinlash ko. Kaya mo tumatay sa new door. Ang saya lang. Kasi na-enjoy niya. Nagbubuhat siya ng gamit doon. Bubuhat siya ng ilaw, ng tripod. Gusto niya yun eh. Doon talaga makikita ang ugali at pasensya ng mga tao. Which is nakakatuwa kasi walang nag-diva, walang nag-inarte na, yuko, ganyan, buhatin yung gamit ko, walang ganun. Ano kami, game na game kami doon. The whole staff, including with the directors and the staff from abroad, parang we work as one para mapagtanggumpayan namin yung kailangan namin, which is to provide a really good story for our viewers. Medyo nakaka-relate ako kay Tin kasi ako din yung breadwinner ng family ko. Pero hindi naman yun reklamo, hindi naman yun masama o hindi naman yun burden sa akin dahil kusa ko naman yung ina ko. Parang, sige, since ako naman yung binlessed ni God na ganitong trabaho, ba't hindi ko i-share sa kanila? Tapos, parang ganun din yung nangyari kay Tin. Yun nga lang, may sakit yung kapatid niya, si Darwin. Tapos, nagtrabaho siya sa ibang bansa. And then, parang ano din yun, pumunta ako na Maynila, nagtrabaho ako. Nung una, mag-isa lang ako. Pero minsan, darating din sa point mo na, bakit ko ito ginagawa para sa kanila? Eh, pwede din naman sila magtrabaho para sa kanila. Pero syempre, nandoon yung pagmamahal na nararamdaman mo para sa mga kapatid mo. Ang sarap din sa pakiramdam na makita mo sila na okay sila. Parang dati, wala naman kami. Wala kami pang tuition, wala kami pang kain. Pansit kanton na lang araw-araw. With tinapay or with rice para medyo bumigat. Pero may mga tita naman kami na sponsor-sponsor. Nakaka-happy lang na kahit papano ay maayos ang buhay namin ngayon. Sipag at syaga lang ang puhunan. Yung sa akin naman, kami ni ma'am ko, nung lumipat kami, ang hirap na kumuha ng trabaho. Kasi nung pagdating namin sa States, kailangan maghanap ng tirahan. Alam mo yun, yung makikisuyo ka, wala kang income, pupunta ka dun, maghahanap ka ng trabaho, di ba? Which is, I'm very proud sa nanay ko dahil she believed I can raise my kid and I will give everything that I can para lumaki siya ng tama. Mga naging trabaho ng mami mo doon? Nagtuturo siya ng piano. Tapos assistant siya ng mami niya. Oo, so ako naman, kaya since may patience siya pag nagtuturo. Katulad pag tinuturoan niya ako mag-gitar. Hindi, ganito lang yan. Kasi mga bata yung tinuturoan nila. Ikaw, you took on odd jobs din noon daw. Oo, ano siya? Bagger. Ako tayo sagot. Naging bagger. Tapos nagtagapasok ng cart stop sa parking lot. I was selling movie tickets. Get your movie tickets today! Doon siya nahasa sa hosting niya. Siguro kaya rin nagkaroon ako ng ng love for hosting kasi parang I love standing in front of a crowd. Ikaw, Kim, may bago ka ng artista. Meron ka, you took on jobs too. Oo, cashier. Cashier ako, sa Cebu. Cashier ako doon sa tindahan ng tita ko. Yun yung pambili ko ng load. Kasi 100 ang per day doon eh. So every Saturday yon. Tapos gagawin ko na yung assignment ko sa Sunday. Kasi yun din yung
nagpapaaral sa amin. Yearly kasi iba-iba yung nagpapaaral sa amin, iba-ibang tita. Pag may family reunion, kakain lang kami, tapos alis na kami. Kami magkasalamuha. Nakakahiya eh. Ang yaman kasi nila. Mga kami yung least sa kanila. Affected si Xian sa script. Sinasabi ko sana, Kim, sana huwag tayo umabot sa ganito, di ba? Na having a long-distance relationship, marami kasing tukso, maraming mga pwedeng mangyari. Tapos magkaiba pa yung oras nyo. So, mahirap talaga yung LDR. Kung halimbawang malagay kayo doon sa ganong sitwasyon, kaya nyo kaya? Dapat kayanin. Oo, dapat kayanin. I-try. Kailangan strong communication. Oo, yun talaga, yung communication kahit nga dito. Hindi ka lang makapag-text tsaka tawag. Uy, ba't di ka nag-text sa akin? Nandiyan ka na pala. Clingy si Xian. Clingy ba ako? Lagi siya naghahanap. Pares naman kami naghahanapan. Pag hindi na siya sumagot, alam ko kung nasan siya. Sa gym. Yun yung mga tinatanong mga tao, nag-aaway ba kayo? I think yun yung mga pinag-aawayan namin. Minsan kasi nagtatampo siya. Minsan kasi hindi niya ako hinahanap eh. Pag hindi niya ako hinahanap, doon ako nagtatampo. So lagi ko hinahanap yung paghahanap niya. Minsan hindi na siya sumasagot. Sabi, hindi mo ako nahanap buong araw. Makapunta nga sa gym. Hi! Gagana nalang siya. Oh! Ekis mo ganyan. Paano ba? Gym. May gusto niya kasi yung mga notes eh, na I think yun yung soft spot ni Kim, na parang once nagbigayan ako ng note or once magbigay ako sa kanya ng note, flowers, parang meron na siyang gano'n na. Dalagang Pilipina. Kasi tinitext na lang kasi lahat ngayon eh, na kakainis. Effort. Hindi, yeah, alam mo yung iba pagdaan ng tinta sa papel, ganun. Sa trust lang naman yan eh. Sige, and sa time. Oo naman, si Xian pa ba? Ikaw si Xian trust her? Oo naman. I know hindi niya ako bibiguin sa kahit ano man. Si Pin at si McCoy sinusubok na yung pagmamahal nila. If there will come a time na susubukan na yung pagmamahalan yung dalawa, how far will you fight for each other? Ang hirap. How far? The story of us.